Good day mga kakuking. Magluluto po tayo ngayon ng crispy na juicy na okoy. Namiss daw kasi ng asawa ko yung luto ko ng okoy. Kaya ito, nung may makita akong maliliit na hipon sa palengke, binili ko na kagad. Start na po tayo. Hugasan lang po natin mabuti ang ating nabiling maliliit na hipon. Sobrang liliit nga lang nabili ko. Hindi katulad nung dati ko mga nabibili na medyo malaki-laki pa. Pero okay na yan. Mamit ako dito ng isang maliit na sibuyas na nagmumura na raw ngayon. And then gumamit din tayo ng 1 teaspoon ng granules, ang ating sibuyas, ang 1 teaspoon ng salt, at ang ating 1 teaspoon ng ground black pepper. Gumamit din po tayo ng 2 pirasong maliit na itlog dito. Isa po to sa ating mga binder kasama ng crispyfry. 2 tablespoon po ang ginamit kong crispyfry and then 2 tablespoon po ng all-purpose flour. Tara, simulan na natin. Ilagay lang po natin ang ating itlog kasama ng ating sibuyas o ng onions, ang ating granules kasama na ng ating salt and ang ating ground black pepper. Halu-haluin lang po natin ito. Haluin natin mabuti para mas evenly yung lasa niya once maprito natin. And then after natin itong haluin, yung binder naman natin na mga flour, which is yung crispy fry at yung ating all-purpose flour para maging crispy siya pero juicy naman sa loob. Haluin lang po natin mabuti para mas maging evenly yung pagkakalagay ng ating mga flour sa ating ginawang mixture po. Then after natin itong mahalo, pwede na natin siyang i-prito. Medyo dagdagan lang natin ng konting mantika yung ating gagamitin para medyo maluto yung gitna ng ating okoy. Lalagyan na tayo ng mantika po sa ating kawali. Ang tinis ng kawali namin, no? Bihira kasi magamit yan. At ito naman po ang aking pagtingin or pagtry. If mainit na mantika, lagyan ng tubig. Ayan, naparami. Tumalsik tuloy. So yan, pwede na siya. Mainit na siya. Naglagay lang po ako ng 2 punong kutsara ng ginawa nating okoy. Lutuin lang po natin siya mga 2 minuto bawat side. At pag nag golden brown na po siya, ayan, pwede na po natin siyang baliktarin. Kabila, ganun din po. 2 minuto din lang po ang gagamitin natin na pagluluto. At nakikita nyo po, kulay golden brown na siya. So, it means na luto na po siya. Pero pag gusto po po nyo na mas crispy siya, pwede po natin lutuin pa yung bawat side niya ng additional 1:30 to 1 minute po. 30 seconds to 1 minute. Para mas maging crispy po yung ating okoy. Yan, mukhang crispy, golden brown na at pwedeng-pwede na. Ilagay lang po natin sa ating serving plate na merong paper towel para makuha po niyo yung mga additional or excess na mga mantika. At ito na po ang ating crispy na juicy na okoy. Sasamahan lang po natin ito ng suka. Ang ginamit ko po suka para hindi na ako gumawa is yung nabibili po natin na sukang pinakurat. Tara, lagay na natin sa kanin. Kanin na lang kulang nito. Kain na ang
ating crispy okoy, crispy na juicy pa. Maraming salamat sa uulitin.